Yung guys, my name is Achiever. Kung first time ka sa aking channel, at ini-invite kitang mag-subscribe. At kung gusto mo itong aking mga content na law and motivation, ay dito ka, hindi ka nagkamali. Muli, ako nga police pala, si Polisya ko, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. So, ngayon guys, ang pag-usapan natin yung triangle of crime. Bakit nga ba nagaganap ang isang krimen o isang crime, which is na humahantong sa hindi maganda? So, ngayon, ito kasi mahalaga ang bawat isa sa atin dito, yung parts natin. Lalong-lalong na pagdating sa yung isang part na yung triangle. So, yung triangle guys na tinatawag na triangle of crimes, yung tatsulok. Kung isa man doon ay mawala, ay hindi magaganap ang isang krimen. Yun na. Or hindi ka mabibiktima ng krimen dahil sa kulang yung elemento. O wala yung isang yon na eliminate mo. So, which is na malaki ang party natin. So, yung guys, let's go proceed to crime triangle. So, ang sinasabing light crime triangle guys, ito yung ang una dito ay yung motives or desire. Yun. So, yung desire. So, any person o kahit sinong tao pwedeng mag-desire, pwedeng mag-motives, o lalong-lalo na yung mga criminal. So, wala. Hindi natin makokontrolado yon, incontrollable natin yon. So, ang pangalawa natin yung ability or target ng criminal. So, ito, pwede natin konting makontrol. Siguro 50% to 60% makokontrol natin. For example, yung target mo, mismong ikaw. O, diba? Kung pwede kang makaiwas, so, I mean, sa mga pupuntahan mo, o sa mga high risk na mga delikadong lugar, kung makakaiwas ka, ay, so iwasan mo. So yun tinatawag na target, para hindi ka maging target or hindi ka wala silang ability. So yung good example pa natin ito, yung high value. So ikaw kung pupunta ka sa mataong lugar, so iwasan mo siguro hanggat maaari, iwasan mong magdala ng high value para hindi ka maging target. Okay, malinaw. Ang pangatlo dito guys, which is ito yung malaking papel natin, yung opportunity. So yung crime guys, pag natanggal natin, itong pwede nating alisin yung opportunity. So yung opportunity, ang example nito ay, for example, pupunta ka sa isang lugar, hindi mo maiwasan na magdala. Alam mo yung lugar na yung matao, delikado. Hindi mo talaga maiwasan na magdala ng cellphone na mamahalin or yung katawan mo, kailangan mo talagang pumunta doon. So siguro, huwag natin silang bigyang pagkakataon. Yeah. Kung ikaw lang, kung puro yung self, kailangan mo pumunta sa lugar na yon. So, para sa yung safety, alerto ka. Kung hindi naman, magsama ka. Maghanap pa ng makakasama mo. Ay, malinaw ah. So, sa mga bagay naman, so, tulad ng cellphone, para mawalan sila ng pagkakataon, kung talagang, kung pwede naman hindi mo dalhin, hindi mo na dalhin. Ngayon, kung talagang gusto mong dalhin yan, huwag mong i-display. Itago mo. Gawa ka ng paraan na decoy na hindi nila halata. So, yung tinatawag guys na opportunity, nililist natin yung opportunity sa paggawa ng crime. So, any crime guys, so may kanya-kanya tayong gagawin na security measure para hindi mangyari yon. So, okay ba? Malinaw? So, hanggang sa muli, paiikliin lang natin itong video to. Hanggang sa muli, ako yung nagsasabi, please subscribe and click the bell button. At kung hindi mo pa ako kilala,
Ako si pulisya ko. At muling nagsasabi, at muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.